isa lang masasabi ko dyan. Masasabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawid niya si Inday Sara sa sinasabi niya tukhang. Paputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan na si Sara sa likuran niya. Paputol ako ng liig. Ngayon, putulan niyo kong liig kung kasama si Bibi Sara dyan. VP Sara doon sa allegedly nagplan ng Oplan Tokhang. Idea daw yun ni VP Sara, tapos kayo ni Senator Bongo yung taga-support and kayo yung nag-initiate kumbaga. Isa lang masasabi ko dyan. Masasabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawid niya si Inday Sara sa sinasabi niya Tokhang. Paputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan, na si Sara sa likuran niya. Putol ko na liig ko. Ngayon, putulan niyo kong liig kung kasama si Bibi Sara dyan. Ha? Yan. Kaya nga, ang hirap dito. Yung kanyang statement, ano ba yan? Depende sa sinong nagbabayad? Sinong nagpapasabi ng kanyang statement? Matagal na yan eh. That's, more than 6 years ago, sinasabi niya. Ngayon, may ibang version na naman siya. That's... Kayo, maniniwala pa kayo dyan. May bagong version na naman ngayon. Naisama na naman si Inday Sara. So, ibang hindi nakatotohanan yung sinasabi niya. Ibang kuha na yan. Noon, iba ang sabi. Ngayon, iba na naman. So, may bago pala. May bago pala siyang version. Depende yan. So, kung sino humihingi kung sinong gusto idiin, ganun pala yan. Noon, sinabi niya, wala daw ako, mabait daw ako ng polis. Wala daw ako dyan sa likuran ng mga ganun-ganong ginagawa na ganun. Tapos ngayon, dadawitan naman niya ako. So, ibang klase, no? Ano gusto niya, i-wholesale lahat? Lahat ng Duterte? Hindi, I would not promise you. Pero you will fight back, syempre, kasi sinisira yung pangalan niyo, sabi niyo. It's not for me. It's not all about me. It's all about the people that they are trying to pull. They are trying to pull the Filipino people. Palagi na lang may sinasabing ganito, ganun. It's not all about me. It's all about the truth. Kaya malaman ng tao kung sinong nagsisunungaling at sinong hindi. Sen, nasa lang ah. Ha? Yung, ang sabi, yung Uniteam, kung saan kasama naman kayo sa Uniteam, nagkakasira-sira na raw. Wala na raw Uniteam. Well, I am very confident that the Uniteam is still there. Ako ha. When I say Uniteam, it's between the President and the Vice President. Very strong pa rin. Nakikita. Kasi, kung talagang totally wrecked na yung Uniteam, kung umalis si Pangulong BBM to Vietnam, dapat hindi niya iniwan yung bansa sa kanyang vice presidente as the caretaker, di ba? So, andyan pa rin, buo pa rin yan. At ako, buo ako sa paniniwala ko kay Presidente Marcos. Kapag sinabi niya na hindi siya mag-cooperate sa ICC, naniniwala ako. Hindi ko sa matino naman na tao kausap yan. Pero, ewan ko lang doon sa ibang tao na nakapalibot sa kanya kung matitino ba yung lahat at mapagkatiwalaan ba. Prangkahan lang ito. As far as the President is concerned, I'm very much confident na he is a man of his word. Pag sinabi niya, gagawin niya yan. Pero yung ibang tao na sa palibot niya, hindi ako naniniwala. Hindi ako kumpiyansa. Kayo ba ilalapit or gagawa kayong paraan para pag-usapin si Presidente at si PRRD? Kasi para nagkakaroon ng misunderstanding, miscommunication? Well, given the chance, for the sake of this nation, dapat itong dalawang leaders natin ay mag-usap. Given the chance, ha, if they would allow me to connect between them, to be the bridge between them, I will do it. I will happily do it. Dahil alam ko, puro man ito mga magagaling na leader, itong dalawa na ito. Puro man ito matitino. Wala man itong
intensyon na gibain ang bansa. Wala man itong intensyon na magiging divisive yung mga ginagawa ng gobyerno. Gusto man ito pagkakaisa, unity nga. Kaya sana, given the chance, if I have the chance, I will do it. Paano yun, sir? Yung kasi, di ba, gusto ni Presidente, meron siyang move na People's Initiative na ihiwalay na yung Mindanao sa Pilipinas. Well, again, those are mga bugsok ng sama ng loob. Di ba? Yung mga ganun. Bugsok ng sama ng loob. At may chance pa rin niya na magbago yung style. Malaking chance pa rin yan. When heads will be cooling down at merong avenue for usapan at merong makapag-connect between the two leaders, then I'm sure mawala itong hidwaan na ito. Dahil itong dalawang tao naman ito, as I have said, they are great leaders. Gusto nila kabutihan ng bansa. Ayaw nila mag-iba yung bansa natin. Makapag-usap lang silang dalawa. I'm sure. Walang kasamang yung mga nasa paligid na may ibang intensyon. Sila dalawa lang. One-on-one, mag-usap sila. And I hope it will happen. It will happen soon. So, sir, kayo, ayaw nyo rin ng separation ng Mindanao sa Pilipinas? Well, worst comes to worst, I would opt for the separation. Legally, ha? Legal. Legal in the legal way. Mm-hmm. Ha? Pero kung pwede pang masave, we have to save it. We only have one Philippines. Dapat huwag nating i-dismember yung ating bansa. Ano ibig sabihin ng I am a Filipino. I am a Filipino as much as I am a Mindanaoan.